Bakit nga ba may malalaking bokeh at maliliit na bokeh? Bago pa dumami ang question mark sa utak mo, ang bokeh ay tawag din sa effect na blur yung background sa isang larawan o video. Ipagkumpara natin itong dalawang eksenang to. Pogi ng artista, no? Tapos yung acting, pang Oscars yung level! Pero maliban dun, merong isang malaking pinagkaiba yung dalawang eksenang yun. Kung mapapansin nyo, yung nasa kaliwa, blurred na blurred yung background, malaki ang bokeh. Yung nasa kanan naman, hindi masyado o halos walang blur yung background, maliit ang bokeh. So sa mga eksenang gaya nito, yung malaking bokeh o yung blurred na background ay una, nakakatulong sa audience na malaman kung saan ba sila dapat mag-focus. Nagsisilbi itong gabay. Pangalawa, nakakatulong ito na gawing medyo mas dramatic ang isang eksena. So sa video na to, tuklasin natin ang konsepto ng aperture at alamin natin kung paano nito naapektuhan yung tindi ng pagka-blur ng background sa isang larawan o video. Mabuhay! I hope you're doing well and fine sa kabila ng lahat ng nangyayari sa mundo ngayon. So ito yung first video ko na may kinalaman sa pagkuha ng larawan o ng video. Thumbs up na lang kung mag-stand nyo to at mag-comment na rin kayo para malaman ko kung ano ba yung mga topic na gusto nyong gawan ko ng video in the future. So, handa na ba kayo matuto? Tara! Okay, bokeh. Kung social, bokeh. Bokeh. Filipino naman tayo, so bokeh. Gaya ng sinabi ko kanina, ang bokeh ay yung tawag dun sa effect na blurred yung background sa isang larawan o video. Yung tindi ng pagka-blur ng background ay na-adjust. Dito papasok ang konsepto ng depth of field. Depth, lalim, of, ng, field. Bukid. Lalim ng bukid, pwede naman siguro. Depth of field ay yung distance ng pinakamalapit at pinakamalayong bagay sa isang larawan o eksena na masasabi nating malinaw naman. Isipin mo sa isang malawak na bukid, merong puno, merong bahay, eto mga nasa harap ng puno, mga nasa likod ng bahay, tapos ang malinaw lang yung puno at yung bahay. Yan yung sakop ng iyong depth of field. Halimbawa, sa eksena kanina, yung poging actor ang malinaw. Lahat ng ibang bagay sa eksena ay malabo na. Dahil siya lang ang sakop ng pagiging malinaw o sharp doon sa eksena at yung ibang mga bagay na mas malapit o mas malayo sa camera, kahit hindi naman talaga ganung kalayo sa kanya, ay blurred na. Masasabi natin na ito ay may shallow depth of field or mababaw lang yung sakop ng focus ng ating larawan o eksena. Yung pangalawa naman kanina, malinaw o malinaw-linaw pati yung background. Ito yung tinatawag natin na deep depth of field. Kahit medyo malayo na yung ibang mga bagay mula sa nakafocus na subject, medyo malinaw pa rin ito. So malaki yung nakukuha niya na malinaw. Hindi siya shallow, hindi siya mabaw. It's deep, malaki yung coverage ng iyong depth of field. Ngayon, alam na natin yung pinagkaiba ng shallow depth of field o yung matindi yung pagka-blur ng background at saka yung deep depth of field na hindi ganun katindi yung pagka-blur ng background. Alamin naman natin kung paano nakokontrol to. Dito papasok ang... So sa madaling salita, ang aperture ay isang opening. So ito yung nagpapatungkol sa kung gaano ba kabukas yung lente mo. Gaano kabukas ang lente? Anong ibig sabihin nun? Tara, sumilip tayo ng lente. Ngayon, ina-adjust ko yung aperture. Pansin mo ba na may butas na lumalaki o lumiliit? Yun yung opening. Yun yung aperture. Ito yung sinasabi kong kung gaano kabukas yung lente. Nakaka-affect ito sa kung gaano karaming liwanag ang papasukin. Nakaka-apekto ito sa kung gaano karaming liwanag ang papapasukin ng iyong lente papunta din sa sensor ng camera. So sensor, yun yung kumukuha mismo ng litrato. So, sa photography or videography kasi, meron tayong tinatawag na exposure triangle. Na exposure ay nagdidikta kung gaano kaliwanag o kadilim ang iyong iglarawan or eksena. So mas mataas ang exposure, boom! Maliwanag yung larawan mo. Mas mababa ang exposure. Boom! Mas madilim yung larawan mo. So, triangle, kasi meron tatlong elemento. Yung aperture, ISO, at shutter speed.
So gaya nang sa pagluluto, ito yung mga sangkap na kailangan mong paghalulin para makuha yung tamang timpla, yung angkop sa pandasa mo, at yung angkop sa eksenang niluluto mo. So yung aperture, maliban sa nakatulong na pataasin ang exposure or pababain ang exposure, nakokontrol nito yung ating depth of field. Kagaya kanina, shallow depth of field, mas matindi yung bokeh. Deep depth of field, hindi ganun katindi yung bokeh, hindi ganun ka-blurred yung background. So ito yung pinakakailangan yung tandaan. Mas malaki ang aperture, mas nakabuka ang lente, mas malaki ang bokeh. Mas maliit ang aperture, mas nakasara ang lente, mas maliit ang bokeh. Buka? Bokeh. Paano natin malalaman kung gaano kabuka ang lente? Maliban sa pagtingin dun sa lens mismo, kung maliit ba or malaki yung butas. Hindi po ito hula-hula, folks. Meron tayong standard measure ng aperture. At ito yung tinatawag natin na... Naririnig niyo ba minsan yung mga photographer o mga videographer na sinasabing f1.2, f2, f4? Oh baby, 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 my baby, baby. So sa photography kasi or videography, ito yung tinatawag nating f-stop or f-number. Ito yung standard na sukat kung gaano kabukas yung aperture mo. So mas maliit na f-number, mas nakabuka ang aperture, mas malaki ang bokeh. Mas malaking f-number, mas nakasara ang aperture, mas maliit ang bokeh. Teka, hindi pa parang baliktad? Hindi po. Tingnan nyo kung paano sinusulat yung number. f/2, f/4. May slash kasi yung f-number or f-stop ay isang fraction. So f, ayun yung focal length ng iyong lens. Focal length, ito yung maririnig mo na 32mm lens, 50mm lens, 100mm lens. So halimbawa, meron kang 100mm lens, tapos ang f-stop mo ay f2, so 100mm divided by 2, yung aperture mo ay 50. Halimbawa naman, the same 100mm lens, f-stop mo ay f4, 100mm divided by 4, ang aperture mo ay 25. So yun yung dahilan. Kung naalala niyo yung math niyo ng grade 1, sa mga fractions, kapag mas malaki yung number sa baba o yung denominator, mas maliit yung value ng number. Kapag mas maliit naman yung number sa baba o yung denominator, mas malaki yung value ng number. Assuming na same lang yung number sa taas o yung numerator. Tada! Yun yung dahilan kung bakit mas mababang f number, mas malaki yung aperture, at mas mataas yung f number, mas maliit yung aperture. So, comment nyo lang kung gusto nyo bang gumawa ako ng video na mas detalyado tungkol sa f-stop. Kasi pwede naman, pero kung wala namang gustong manood, bakit ko pa gagawin, diba? Now, time for some demos.